Worst hospital na napasukan ko sa buong buhay ko. 200 over 140 ng dugo and 10 hours kami nag-antay sa waiting area pero di pa rin ako binibigyan ng gamot. Is this the worst hospital in UK? Or that is their procedure for their patient? Sa mga nurse dyan, kindly comment below kung tamang ginamali sa akin. But before that, this is what happened. Panoorin natin to. I'm Job at papunta sa hospital. Kasi gala ko sa clinic. Tumaas yung blood pressure ko, umabot ng 117 over 117. Pero ayaw akong bigyan ng gamot ng doktor kasi kailangan ko daw magpa-emergency. Yan. Bigyan ako ng recommendation letter. Okay, that's the form coming from the clinic. Tinatawag niya sa ako, pero di ako sumasagot. Hindi niya sinasagot kasi galing siya sa night shift. Sana sabi ng doktor, delikado daw. Bale, in this part, nag-aras ako pupunta sa sa emergency kasi pinapunta ko ng doktor ko, di ba? Ayun, binigyan ako ng ng letter, recommendation sa sa emergency para makapasok ako agad. Kasi kung abutin pa daw ako ng bukas, baka may puputok na dugo sa utak ko. And then yung asawa ko, hindi ko pa siya makontak-contact at that time, kaya binivideo ko yung sarili ko kung anong mangyari sa akin or what. Kasi baka may puputok na ugat sa utak ko, kaya ito, minamadali ko yung taxi driver, yung Uber driver. Maybe how many minutes more, my friend, going to hospital? 16 minutes. 16 minutes? Yung doktor sabi niya kanina is hindi pwedeng umabot ng ganun. Bukas, nagarito pa rin yung dugo ko. Kailangan ka na magpa-emergency. Ito yung mahirap sa UK kasi kahit ano na, alam nilang may sakit ka na, hindi ka pa nilang ibigyan ng gamot. Eh, sumasakit din batok ko eh. Pinablog ko sa sarili ko kasi hindi ko alam na mangyari sa akin. Kung kaya ko pa hindi. So in this time, tinitignan ko yung sarili kung kaya ko pa o hindi. Kasi sumasakit yung batok ko eh. Dito, masakit dito. Buti na lang wala pang sakyan that time. Kasi pag may sakyan ako, hindi ako pwede pumunta sa emergency na ako mag-drive. Kailangan daw may mag-accompany sa akin. Sana makaabot ako sa hospital. Medyo malayo pa ako. Yung yung ano ko. Doon nakaregister yung pangalan ko dito sa UK. So, mabilis na pagandun na ako. So, yan. Nakarating na kami. Then, ayun. Nahanap ko na. Ayun. May pila pa sa emergency. Dago, di pa pa pinapasok ng guard. Kasi kailangan daw ng kit. Nandito na ako sa ano? Ang problema dun, nandun na ako sa emergency. May queuing pa. Pinauna pa nila yung mga matanda, tapos pinapasok na ako sa ano. Nung nauna yung mga matanda, kinuha na naman ako na, ano, ng blood pressure ng ano, ng mga nurse dun. Yun nga, ang dugo ko that time is 200 over 114. Inulit-ulit, tumaas, 214 over 117. Maybe, siguro, ganyan talaga pag ano, mga, pag ako pupunta ko sa hospital, tumataas talaga yung dugo ko, pero hindi ganyan kataas. Kaya pinapunta na ako direct sa EDAA. Sabi ng ano ng nurse, pinapunta ako that time. Yung andyan na ako. Alin ako sa emergency. No, umabot ang dugo ko ng 200 over 140. Ano na yan? 30 minutes na yan. 30 minutes nang lumipas dyan pero wala pa akong gamot that time. Dito na ako sa EDDA. Hindi ko alam kung ano to. Ano nang ibig sabihin ng EDDA. Pero andito na ako. Kailangan ko pang pumila. Grabe. Yun, nag-antay pa ako dyan ng matagal kasi inaantay ko yung asawa ko papunta sa akin. Yung asawa ko wala pa. Buti nagising na siya kanina. 1 hour later. Ikaw ang ayaw ko sa UK. Mamatay ka na. At that time, nasar na ako kasi almost 1 hour na ako nag-antay. Wala pa yung doktor. Di pa ako binigbigyan ng gamot. Kasi yung dugo ko nga kanina pagdating ko is
214. Tumaas pa yun, 214/117. Hindi ka pa bibigyan ng gamot. Eh, 200/117 na yung dugo kanina. Itong haba-haba nyo. Pila pa ko ng matagal. Kanina pa kami dito, 30 minutes na. Tumating na yung asawa ko, pero wala pa. Wala pa yung doktor. Sabi na, darating yung doktor. Kung noon pa, kasi ako binigyan ng gamot. Diba? Noong unang ano, hindi ako binigyan ng gamot eh. Ang kwento kasi doon, almost air na rin kasi na mataas yung dugo ko. Ayan, pabalik-balik ako sana sa clinic dito malapit sa amin, pero hindi ako binibigyan ng gamot kasi kailangan daw i-observe muna. Dumating nung isang araw, tumaas na talaga yung dugo ko, saka pala nila ako pinapunta sa emergency. Dito ko mapag-compare yung healthcare dito sa UK, sa Saudi Arabia, at sa Pilipinas. Kasi sa pinanggalian ko naman sa Saudi Arabia, kung once na may sakit ka at nagpunta ka sa emergency, bibigyan ka agad-agad ng gamot, ganyan-ganyan, swero ka pa, pahigain. But here in UK, hindi. Di ko alam sa ibang ano, hospital. Dito, di ka nila basta-basta bigyan ng gamot dito. I-observe ka muna nila ikaw. Di ko alam kung ganun talaga ang procedure. So, kung may mga nurse dyan na nanonood sa akin, paki-comment below kung tama ba yung mga procedure nila dito. So, sabi kasi bibigyan agad-agad ikaw ng gamot. Eh dito, kailangan mo pang bumalik after one day before ka bibigyan ng gamot. So, sa Pinas naman, ganun din. Pag once na na-high blood na yung tao, may bibigay sa'yo na gamot pang first aid para bababa yung dugo mo. Yun ang gandaan sa Pilipinas. May kapalit. Hindi ka basta-basta bigyan ng gamot. At saka, hindi ka basta-basta ano, pupunta sa ospital. Ganyan-ganyan. Hindi. Kailangan mo magpa-point dito ng matagal. Balik tayo sa ano sa nangyari. After 10 hours pa ako binigyan ng gamot. Kasi, 10 hours ah. Paano pag ano na may nangyari na sa akin? Parang pag may pumutok na dugo sa utak ko. No. Ang ginawa nila, kinuhan ako ng dugo. Then, yung may nilagay-lagay dito, ECG ba tawag doon? May 10 hours ako na nag-stay sa hospital. Saka muna ako binigyan ng gamot. So, may mga ano din, kagandahan at pangit. Kagandahan lang dito is free. Kasi, naibabawas ng sahod namin eh, sa tax namin eh. Ibabawas ng sahod namin, monthly. Kaya kailangan lang free yung mga medicine namin dito. Diba?